Ito nga mga idol ang reaksyon ng ilang mga Warriors player pati na rin ni Coach Steve Kerr sa naging dirty play nga na ito ni Dillon Brooks kay Gary Payton. Sa panguna ay si Stephen Curry. Sinabi niya, out of the line nga daw ang ginawa ni Brooks. Wala daw kalaban-laban itong si GP2 dahil nasa ere siya. Tapos hahampasin siya ng ganun. Lahat daw ng masamang pwedeng mangyari sa kanya ay nangyari. He feels bad nga daw para kay Gary Payton. Panahon niya pa daw sana ito na mag-shine at ipakita ang kanyang depensa sa guard concentrated na Grizzlies team. It's tough nga daw. At ayon naman kay Steve Kerr mga idol, sinira nga daw ni Brooks ang code ng mga NBA players na huwag nga daw dalin sa panganib ang karir ng isang NBA player by doing a dirty play na kagaya ng ginawa nito ni Dillon Brooks. Malungkot nga daw itong si Steve Kerr dahil for the last 6 years ay hirap itong si GP2 na humanap ng NBA team. At ngayong nakahanap na nga daw siya ng kanyang tahanan sa Warriors by playing super hard ay ganito lang ang gagawin ni Brooks sa kanya. At ito naman mga idol, si Draymond Green, simple lang ang kanyang naging sagot. It was a bullet foul. Yan nga mga idol ang reaksyon ni Steph, ni Coach Kerr at ni Draymond sa dirty play ni Dillon Brooks. Kayo ba mga idol, anong opinion nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. Next, balita naman tayo mga idol, Tyler Hero panalo ng 6th man of the year. Matapos niya ngang mag-average ng 20.7 points per game, 5 rebounds and 4 assists on 44% field goal percentage, 38% sa 3-point line at very efficient 85% sa free throws niya. At isang factor na rin kung bakit siya nanalo mga idol ay sa record ng kanyang team na Miami Heat, number 1 nga sila sa Eastern Conference. Pero anyways mga idol, para na nga sa ating panghuling balita ay tungkol sa Los Angeles Lakers. Ayon kay Adrian Wojnarowski, bibigyan nga daw ng advice ni Phil Jackson ang kanyang former team na Lakers sa paghahanap nga nila ng kanilang bagong head coach. Pero nga mga idol, ang mga Lakers fans ay hati ang kanilang opinion sa balitang ito. Ang iba ay nagsasabi, magandang araw ito dahil maraming experience ito nga si Phil Jackson pagdating sa coaching. At ang sinasabi naman ng iba ay hindi nga daw magaling sa pagkahanap ng talent itong si Phil Jackson. Kitang-kita naman daw ito sa team ng New York Knicks na kung saan siya nga ang President of Basketball Operation. Magaling nga lang daw siya na coach pero hindi mapagkakatiwalaan sa pagiging isang scout ng talent sa NBA. Pero kayo mga idol, tanong ko nga sa inyo, sa tingin nyo ba dapat ang team ng Los Angeles Lakers ay makinig sa mga advices ng kanilang former coach na si Phil Jackson or hindi? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!